nagsimula ang 2023, meron ng labanan sa Ukraine, ang gera sa panig ng Russia at ng Ukraine, na alam naman po natin ay isang proxy war sa panig ng Russia at ng Amerika. Nangako ang Amerika na bahala kami sa iyo, Ukraine. Makipag-gera ka sa Russia. Kami magbibigay sa iyo ng mga armas, ng pera at kung ano-ano pang kinakailangan mo para matalo ang Russia. Alam niyo po, sa panig ng Russia at ng Ukraine, akala nila mabilis ang gerang ito. Pero ngayon po, pangalawang taon na at wala pong malinaw na indikasyon kung sinong nananalo, kung sinong natatalo at kung kailan matatapos itong gerang ito. So hindi po inaasahan yan ng parehong panig, ha, na ang buong akala nila ay mabilisan lamang gera. Pero anong nangyari po dahil dyan sa gera na yan, sa napakalayong lugar sa Pilipinas, doon sa Ukraine, abay nagtaasan po muli ang presyo ng gasolina at iba pang mga petroleum produkto. Kasi nga po, number one, ang Russia ay isa sa pinakamalaking exporter ng langis. E nagkaroon po ng sanction ng Amerika, bagamat karamihan ng bansa sa buong digdig ay hindi pinapansin ng sanction, siyempre po, nagkulang ng supply. Pangalawa, siyempre po, dahil may gera dyan sa Black Sea, eh tumaas po ang transportasyon dahil tumaas po ang mga insurance. Kaya naramdaman po ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga po sa mas mataas na presyo ng petrolyo at ng langis. So talagang ang sakit ng kalingkingan ay ramdam sa buong katawan. Napakalayo po ng Ukraine, pero naramdaman natin ang epekto ng gera. Wala pong mabuting maidudulot ang gera. Aba, mas masasaktan tayo dito. Pumutok po ang gera sa panig ng Israel at ng mga Arabong mga karatig bayan niya, no? Yung Hamas. Nagsimula po ito noong October 7. Totoo naman po na wala pong justification dun sa nangyari na napatay ang mga inosenteng mga Hudyo, mahigit 1,000. Pero dahil sa paghiganti ng Israel, mahigit 20,000 na pong mga sibilyan ang napapatay. At mukha pong hindi titigil ang Israel hanggang hindi mapulbos ang buong Gaza Strip sa kanyang pagnanasa na maubos ang mga tao sa likod ng Hamas. E ngayon po, talaga ang buong daigdig ay nagpoprotesta na. Nagkaroon na naman ng pangalawang butuhan po sa Security Council at nanaig na ang talagang mayorya na tumatawag ng ceasefire dahil napakadami na pong mga inosenteng sibilyan ang nadadali dyan sa digmaan sa Gaza. At mabuti naman po na dito sa pangalawang resolution ay hindi na po nag-abstain ng Pilipinas. Siguro na-realize na ng Pilipinas na habang may mga Pilipino dyan sa Middle East, lalong-lalo na sa Gaza Strip, eh talagang ang protection lang nila ay yung batas makatao, dahil kapag ang mga mandirigma ay ginalang ang batas na makatao, eh hindi po dapat tinatarget ang sibilyan. Ulitin ko po, ha, sa napakabilis na panahon, Oktubre lang po nagsimula ito, 20,000 na pong mga sibilyan ang namatay. Hindi na po yan masisitmura ng kahit sino. Kaya nga po, napakadami mga bansa na nakipaghiwalay sa Israel. Tinawag na ang kanilang mga sugo at pinutol na ang relasyon sa Israel dahil ang sinasabi nga nila, genocide na ang nangyayari sa Israel. Ang lumala pa nga po, merong mga Houthi na mga pirata na tinatarget di umano mga barko na pag-aari ng Israel. Pero sa totoo lang, hindi naman na puro taga-Israel lang ang kanilang kinukuha, no? Kahit yung mga Japanese-owned at operated na mga barko, eh kinukuha nila at nadadamay po ang mga Pilipinong mga marino. No? Abay, kailan lamang nagkaroon ng test ang North Korea para sa kanyang pinakamahabang intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng nuclear weapons. At itong ballistic missile nito makakaabot na sa Amerika. Napakalaking banta po yan dahil alam naman natin na paulit-ulit na sinasabi ng North Korea na talagang hindi sila mag-atubili na atakihin ang mainland ng United States. Ayoko naman pong sabihin, mas mabuti yan kaysa targetin yung mga base militar sa Pilipinas, no? Dahil mga Pilipino lang ang mamamatay. Pero siyempre po, kapag nagkaroon ng gera din sa North Korea, napakalapit po sa atin yan. In fact, kapag sila yung nagmi-missile testing, ang mga missiles nila lumalagpak dito malapit sa Babuyan Island. Ganun kalapit po sa atin ang South Korea. 3 oras lang na flight yan. Halos kasing lapit lang ng Japan, dahil ang Japan, 3 hours din. So kapag nagkagulo na naman sa Korean Peninsula, sigurado po yan, dawit ang Pilipinas. Eh bukod pa po sa South Korea, nandyan din yung girian ng Amerika at ng China. Sa totoo lang, wala pong kinalaman ng Pilipinas dyan. Pinagsasamantalahan lang ng Amerikano yung mga problema natin sa China, sa West Philippine Sea, at ginagamit niya yung Mutual Defense Treaty para maghimasok. Pero sa totoo lang,
Atat na atat ang Amerika na girahin ang China. Bakit? Dahil lumalakas po ang China, hindi lang sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging malakas na military power. Kaya gusto pigilin niya ng Amerika. So naghahanap siya ng pagkakataon para mapigil, masupil itong paglakas ng China. At ang nakikita niyang issue bukod sa West Philippine Sea ay ang Taiwan. Kaya ngayon po, for the first time, napakataas po ng tensyon sa panig ng Amerika at sa China. Dahil sa totoo lang po, ang mga Amerikano naman ang nagsimulang ng one China policy. Ibig sabihin, ang Taiwan, kabahagi ng China. Pero ngayong gusto niyang makipaggirian sa Amerika, abay, mukhang sinusuportahan niya yung kausa ng mga Taiwanese na magdeklara di umano ng independensya. Pero wala pong pagkakaiba yung Taiwan sa Marawi nung kinapture po yan ng ISIS. Natural, merong karapatan ng Maynila na labanan ng mga ISIS na nais magdeklara ng independensya dyan sa Marawi. Ganun din po ang problema ng Taiwan pagdating ng China. Kabahagi mo ng China talaga ng Taiwan, at kung talaga sila ay magpipilit na magkaroon ng independensya, wala pong pagkakaibigan kung lalabanan niya ng China gaya ng linalabanan natin ang MILF at MNLF at lahat ng mga puwersa na nagdanais na tumiwalag sa Republika ng Pilipinas dahil meron nga tayong karapatan na depensahan yung territorial integrity ng ating bansa. Ganyan din po ang karapatan ng China. So, ang mangyayari po kung talagang tuloy-tuloy ang gulo dito sa Taiwan, ang Amerika nasa Ukraine, bagay, iniwan na naman nila yun, no? Bahala na kayo dyan, Ukraine, alis na kami dyan, napakamahal pala yan. Nasa gitnang silangan at nasa China. At sa tingin ko, miski pinakamayaman at pinakamalakas pa rin ang Amerika sa ngayon, hindi po niya kakayanin na makipaglaban sa tatlong lugar sa daigdig na ito all at the same time. Pero bukod po dyan, nandyan pa rin yung banta ng ISIS, no? Ang ISIS po, yan po ang naging dahilan kung bakit ang gulo-gulo ngayon sa Lebanon. Pero matatapos ng mga taon na 2023, may sumabog na bomba. At ito po inako ng ISIS na siya rin sumakop sa Marawi, no? So ibig sabihin, yung problema ng international terrorism ay problema pa rin itong 2023. Gaya ng papatuloy pa rin ang banta ng terorismo na nanggagaling po sa CPP-NPA. Ang solusyon sa Ukraine, well, kinakailangan po panindigan ng Estados Unidos at ng Western Europe yung pangako nila nung umalis ang mga Ruso sa East Germany at hinayaang magbuo ng nagkaisang Germany na hindi talaga pupunta sa East ang Amerika at ang NATO. Sa katotohanan lang po, mula nung ginawa yung pangakong yan, 16 additional countries na galing po sa Eastern Europe ay naging bahagi na ng NATO. So hindi naman po papayag talaga ang Russia na yung Ukraine na nasa border niya ay magiging kabahagi ng NATO. Dahil ibig sabihin yan, abay, missiles ng Amerika ay po pwede nang i-base doon sa Ukraine at nakatutok sa Russia. Talagang papalag po ang Russia dyan. Ang solusyon naman po sa gitnang silangan, hindi lang two-state policy, kundi parang Israel ibalik yung mga lupa na kanyang kinamkam sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa paggamit ng dahas. Yan po mga teritoryong yan naman, yung occupied territories sa tinatawag, ay sinabi na ng UN Security Council at General Assembly na hindi po pwedeng magbunga sa titulo dahil there can be no valid title acquired through conquest. Ang North Korea, anong solusyon dyan? Well, patuloy yung pag-uusap. Kinakailangan respetuhin din natin ang karapatan ng North Korea na mabuhay bilang sa independenteng estado at siguro talagang dapat i-cultivate natin na dapat mapalapit sa Asia ang North Korea at hindi tayong turingin na kalaban. Ang girian sa South China Sea, well, kinakailangan ng mga Pilipino harapin ang katotohanan na gaya ng Ukraine, magkakaroon ng proxy war dito sa Pilipinas dahil pinayagan natin gamitin ang ating mga base militar ng mga Amerikano. Pero wala po tayong interest dyan sa Taiwan. Wala po tayong pang-national na interest dyan. Ang pang-national na interest natin dyan, mapangalagaan yung napakaraming Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan. Pero yung issue, kung hihiwalay o hindi ang Taiwan, well, dapat intindihin natin na kung ayaw natin humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ganun din ang sentimiento ng China na hindi dapat humiwalay ang Taiwan sa China. At Amerika naman po, bakit ba doble kara kayo? Eh kayo nga ang nag-imbento nitong One China Policy tapos kayo ngayon ang unang-unang susuway. Mas marami na po ngayon mga sibilyan ang nagdurusa kesa sa mandirigma bilang collateral damage ng labanan. Ang ating panawagan sa lahat, sana maibalik po ang kapayapaan sa Ukraine,
sa Middle East,